Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logisisiw Academy. So, as you can see sa background natin ngayon, andito tayo sa breeding pens natin. So, piniprepare natin, naglo-load na tayo ng mga pullets and hens na mga hindi palugon for off-season breeding. Ngayon, bago natin ituloy ang topic natin, pag-usapan muna natin kung ano nga ba talaga ang off-season breeding. Kasi it's really important sa ibang farm na nakakapag-off-season breed sila as compared sa mga season breeding. Ngayon, ano nga ba ang off-season breeding? So, ang off-season breeding na tinatawag ay ang breeding kung saan walang specific na target na labanan. Pag sinabing walang specific na target na labanan, ito yung ginagawa ng iba para makagawa ng pang-breeding materials, makagawa ng mga pampalugon, at kung ano pang purpose. Wala itong specific na oras at panahon para sa banding at sa labanan. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa atin sa Pilipinas, ang season breeding na tinatawag dito ay apat. Unang-una, early bird. So, ang early bird is October born. Local born. Ang local born is December to January born. Ang national banded is January born. Ang late born is March to April. Ngayon, ang off-season is ito yung buwan ng May hanggang September na breeding. May hanggang September na breeding. So, yan yung tinatawag na off-season. However, ang iba naman, hindi na sumasabay sa late born. So, ang ginagawa nilang off-season is mula March. Kasi, kagaya sa akin, pag nagbe-breed ako ng para sa national, hanggang February born lang ako. So, first week, second week ng February, tapos na ako sa breeding. So, inuumpisan ko ng maaga ang off-season ko for some reasons. So, ito sa background natin, makikita nyo, yung mga tao natin, hinihiwalay na nila ang mga markings ng mga pullets, naglo-load na tayo para sa specific na breeding for different purposes. So, off-season breeding. So, ginagawa ko ito ngayon. Today is February 12. So, naglo-load na ako ng para sa off-season para meron akong March to April born. Now, the reason why nagbibreed ako ng March to April born, dahil unang-una, ang ginagawa ko, dito ko pinuposisyon ang breeding ko sa inbred na breeding materials. Take note inbred na breeding materials. Now, bakit inbred na breeding materials? Unang-una, ang March saka April, ito yung papuntang summer. Ito yung papuntang summer. So, malakas mangitlog ang mga manok kasi mahaba na ang araw kaysa sa gabi. At nakikita nila na talagang maaraw na, by instinct, alam nila na madaling buhayin ang sisiw. So, mangingitlog sila ng mas madami, mas lesser sa prone sa stress at mas lesser ang chance na tumigil sila mangitlog. So, ito yung egg-laying season nila. Now, bakit inbred ang ginagawa ko sa ganitong panahon? Kasi, sabi ko nga sa inyo sa nakaraang video episode natin, may isa tayong video episode na kung saan nag-discuss tayo na ang off-season breeding ang pinakamahirap buhayin na sisiw. However, sabi ko nga sa inyo, ang off-season na ginagawa ko is March-April born. Ang iba namang off-season, ginagawa nila hanggang August. Kasi may mga August-September, kasi may mga harvest na sila ng mga pullets. So, nag-off-season sila. So, let me discuss with you my objective. So, nag-i-inbred ako ng husto pag March-April born. Kasi, pag March-April born, nasa kasagsagan ng summer yan. So, pagtatamaan man ako ng tag-ulan by June, sa Manila, by June, tag-ulan na yan. So, kung tatamaan ka ng tag-ulan, at least ang sisiw mo, 1 month, 1.5, or 2 months old na, medyo maedad na, malalaki na, laban na sila sa changing weather conditions. Hindi na sila gaanong susceptible sa mga sakit, sa mga sipon, sa mga kung ano paman. Tapos, since nabuhay sila ng kasagsagan ng summer, ang lupa talagang dry,
ang mga bakterya hindi gaanong marami. Hindi gaanong maraming bakterya at mga viruses kasi nga natutunaw sila ng araw eh. Mainit na mainit. So magandang bumuhay ng sisiw. Sa mga inbred, hindi ko sinasamang inbred ko during season breeding. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, pag mga inbred, marupok ang mga yan. Mahina ang immune system nila, mahirap buhayin. So kung isasabay mo sila sa season breeding, sa crossbreed mo ng mga manok, ang unang magkakasakit dyan ay ang mga manok na inbred. Mahahawaan pa nila ang mga crossbreed mo na manok. So pag nahawaan, posibleng masira ang production mo. Yung pa naging dahilan ng pagkalugi mo for one season or for one year. Kaya hindi ko sinasabay ang inbred ko na sisiw sa mga crossbreed. Ngayon, pag nag-inbred ako, itong March-April born, para matutukan ko sila, lahat sila inbred. Alam kong mahina ang immune system nila, so alagang-alaga sila. Alagang-alaga, tutok na tutok sila. So, ano naman ang sinasabi natin na pinakamahirap buhayin na off-season breed? Ngayon ito, ang pinakamahirap na off-season breed is June born, June, July, August. Kasi yan yung tag-ulan sa Metro Manila, tag-ulan sa Central Luzon, na kung saan maliliit pa ang sisiw. So pag maliliit pa ang sisiw mo at wala kang facilities, talagang napakahirap buhayin sa ganyang panahon. Napakahirap buhayin sa ganyang panahon. Kasi imagine mo, i-arrange mo sila, weeks old pa lang, kung talagang hindi mo gamay ang sistema, talagang mabilis silang mamatay, mabilis mag-deteriorate, mabilis magkasakit. So that's the difference. Kaya kung mag-off-season kayo, I suggest, i-position nyo yung off-season nyo sa March-April born. That way, mataas ang chance ng survival, mataas ang chance na mabuhay nyo ang mga deeply inbred nyo ng mga manok kahit na medyo sakitin sila, kahit na medyo marupok sila, mababa ang immune system dahil nga inbred na sila, kaya nyo pa rin buhayin. As compared sa kung ibibreed nyo sila ng June, July, August born, maliliit pa sila, tatamaan sila ng extreme weather changes, medyo mahihirapan kayong bumuhay. Medyo mahihirapan kayong bumuhay kung wala kayong facilities na maayos at kung hindi nyo gamay at kabisado ang sistema. Kaya yun ang purpose ng paggagawa ng off-season breed. Pag crossbreeding, ginagawa yan during season. Pag breeding materials inbred, ginagawa ko yan pag off-season. That way, marami akong materials. Ano kasi mapapansin nyo, yung March-April born nyo, magiging 8 months yan December. 8 months ang December. Ano? So, kunyari April born, May, June, July, August, September, October, November, December. So 8 months, yan yung saktong edad ng pullet na talagang mature na siya, maganda nang gamitin. So mapapansin nyo 8 months ang December. Ano? Ngayon, ang mga ginamit nyo na breeding materials nung October born, kasi ipe-prepare nyo sila, August, September, October born yan. Pag December, maglulugon ang mga yan, lalo ang mga babae, hens, bull hens, maglulugon yung mga yan. So pag naglugon at wala kayong off-season na ginamit, mahihirapan kayo sa bandang dulo. Pagdating ng breeding para sa national, kung kailan mas mahaba ang labanan, mas maraming stag ang kailangan, mas maraming production ang kailangan, doon kayo magkukulang. Kaya yun ang ginagamit ko para makacycle ako. So yung mga ginamit ko ng October born, pag December, alam kong palugon na yan, tanggalin ko na siya, ire-replace ko naman ang mga 8 months old na pullet at saka brood stags na isasalang ko sa pen. So that way, tuloy-tuloy ang cycle ng production ko. Hindi masisira, namimit ko ang target ko na production. Dahil nga, nag-o-off-season ako ng medyo marami-rami din na breeding materials kasi tinutuduhan ko sa breeding materials. Kasi halimbawa, nag-off-season ako ng 300 o 500 na mga inbred. Ang expectation ko dyan, kalahati lang ang mapipili ko. So kung 400 yan, 200 lang ang mapipili ko. So sa 200 na yan, kung mga 150 lang ang lalaki, 250 ang babae, I'm good with that. Kasi, kumbaga, napaka-meticuloso ko pagdating sa inbred na breeding materials. Kasi, aminin mo natin sa hindi, marami talagang deformities pag nag-inbred ka. Kahit na hindi extremely inbred, lalabas dyan ang mga depekto, lalabas dyan ang mga sakit ng mga nauna nilang mga magulang ng mga ancestors. So lalabas ang mga tabing ambitsyo, putol ambitsyo, sobrang nipisin. Talagang lalabas yung mga ganyan, mga kabig, mga kuba, lalabas yung mga yan. Kasi inbreeding depression yan, normal yan. Kaya nga ako, pag nag-inbred ako ng mga materials ko,
talagang ang expectation ko dyan, 50% lang ang matino na magagawa ko, na makukuha ko. That's why, gumagawa ako ng marami para marami ako mapagpilian. And eventually, pag nag-share tayo ng breeding materials natin sa mga kasama natin sa larangan ng industriya na to, I will make sure na talagang quality inbred materials din ang mai-share natin sa kanila. Kasi it's really important guys na makapag-start ng tama, makakuha kayo ng tama at authentic na breeding materials. Kasi kumbaga, hindi biro ang pagkakaroon ng farm, hindi biro ang gastos sa pagbili ng breeding materials, hindi biro ang pagbuhay ng sisiw. All of a sudden, pag-harvest mo, iba naman ang labas ng expectation mo, iba ang labas versus doon sa binili mong bloodline. So, masakit ang ganyan. So, danas ko yan, ano, kasi nga, marami tayong napagkuna ng breeding materials na na-experience yung mga ganyan. So, I have to make sure na ako mismo, hawak ko ang breeding materials ko. Lahat yan dumadaan sa kamay ko. Walang nakakaligtas dyan. Nire-review ko yan 10 times, 20 times, 50 times sa brood stag man o sa pullet o sa mga hens. Kasi everyday nagkakape ako sa harapan ng farm ko. Lahat ng paborito kong breeding materials, magkakapatid, 4-5, hinahanay ko yan lahat. Araw-araw iniikutan ko, tinitingnan ko. Pag may nakita ako medyo hindi ko gaano gusto ang galaw, i-out ko yan, tatanggalin ko sa breeding material ko. Ilalaban ko na lang. O kaya naman, pag talagang pare-pareho, titingnan ko naman ang ugali. Lalapitan ko. Pag medyo lumalayo sa akin, medyo mailap, ayoko nun. Kung apat na magkakapatid na medyo talagang paglapit mo, sina-challenge mo ang territory mo, hindi siya umaalis, nilalapitan ka niya. So, isa yun sa mga behavior na hinahanap ko. Pagdating naman sa babae, sa mga pullets at hens, nilalagay ko dito sa pen para maobserbahan ko ng matagal-tagal. So, inoobserbahan ko yung lakad, yung tayo, tinitingnan ko ng husto yan. Para makita ko kung sino ang proportion ang buntot, makita ko kung sino ang bukang-buka, makita ko yung signature na karakter ng manok na hinahanap ko sa mga babae. Kasi hindi ko naman siya may bibitaw, hindi ko may ispar. So talagang para sa akin, kailangan ko siyang makita as it is physically kung ano yung hinahanap ko. Kasi yun lang yung paraan para sa akin eh. Yun lang yung paraan para sa akin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope nakatulong itong munting video natin na to para sa breeding program nyo. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.